Ito pa, may mga binulgar si Isko Moreno, ha. Ang laki ng nawawalang pera sa lungsod ng Maynila. Talagang si Era, pagdating sa kwarto, eh. Hindi mapagkakatiwalaan. Nagtataka nga lang ako, eh. Mga kaibigan, may bumoto. Ay, kalahe mo, convicted yan, eh. Ano kaso? Nagnakaw. Nandambong. Hindi na nga nakaw. Nandambong na eh. Oh, pagkatapos, may mga bumoto. Oh, ano ibig sabihin nun, mga kaibigan? Para kang kumuha ng, ano, ng kahero. May restaurant ka, limbawa, di ba? Ikaw, may negosyo ka. Kapag, di ba, yung mga tao na pinukuha mo, magtrabaho sa'yo, eh, nire-require, di ba, ang dami. Police clearance, MBI clearance, para matiyak mo na yung tao kukunin mo, mapagkakatiwalaan. Eh, ito, open na nga eh. Bukas na aklat, mga kaibigan. Si Erap, convicted plunderer. Ha? Convicted mandarambong. Oh, pagka nag-apply ka sa trabaho eh, lalo ina-apply mo kahero. Ha? Tatanggapin ka ba? Pagka nalaman nung employer na may kaso ka, pag nanakaw ang kaso mo, tapos ikaw ang pagtitiwalaan ng kwan, ng pera, ng pondo sa'yo, eh, imposible yun. Next to impossible yun, mga kaibigan. Di ba? Itong mga ito, itong mga bumoto kay Erap, akalain ninyo, convicted mandarambong, binoto nyo. Alam nyo kung magkano nawawala ngayon sa Maynila. Oh, ngayon eh, ang konsuelo na lang natin doon sa mahabang panahon ng pagbubulga, dyan kay Erap na yan, oh. Pinauulit-ulit natin. Ang katunayan eh, wala ka nang ibubulgar dyan eh. Katotohanan lang yung sinasabi natin eh. Hindi ba bakit? Kasi decided case yan eh. Mga kaibigan eh. Hindi ba? Pinapaalala lang natin isa-isa. Kung gaano karami ang ninakaw ni Erap nung siya naging presidente. Kaya siya napatalsik at nahatulan. Mga kaibigan, kasi marami na, o halimbawa, kailan ba nangyari yon? Matagal na eh. Meron mga hindi pa inabot yun eh. Hindi ba? O kaya wala pa silang isip noon, hindi nila alam yon. Kaya, pinapaalala natin kung paano pinagsamantalahan ni Era pang pera ng taong bayan. Di ba? GSIS, SSS. Oh, nakumbik siya dyan eh. Mahigit 500 million yung kinuha, umab. Yung pinababalik nga kay Erap eh, 4 billion mahigit eh, na pera eh. Katakot-takot. Yun lang yung pinababalik ha. Oh, ngayon, eto na naman. Alam niyo ang halaga ng nawawala, mas malaki. Kesa dun sa pinababalik sa kanya na hindi niya pa naibabalik sa gobyerno, sa desisyon ng hatol sa kanya, eh inuutusan siya ibalik eh. Mahigit 4 billion. Akalain ninyo pag nagkataon ito sa Maynila, hindi niya maipaliwanag, 5 billion mahigit ito, mga kaibigan. Ha? Kasi nung turnover last week, Biyernes yata yun, dapat nag-turnover sila ng mga dokumento tungkol sa financial status ng lungsod ng Maynila. Pero hindi ho sumipot ang kampo ni Erap. Ha? Hindi nag-turnover. Oh. Kasi hawak na nila yung mga, kwan eh. Meron ng, para alam nitong pumalit, ha? Eh, paano niya i-address yan? Halimbawa, di ba nung
Kamakailan lang eh. Binulgar ng COA o ng GSIS. Itong si Erap. Sinisingil siya. Mahigit 200 million ang hindi niya ibinabayad sa nakontribusyon ng mga empleyado. Eh, nag-accumulate yun. Oh, gaano katagal yun? 200 million mahigit? Hindi niya binabayaran? Di ba lumabas sa payag ganyan? Oh, yan, isa lang yan. Kasama yan doon, mga kaibigan. Oh, mayroong pera sa general fund. 5 billion yata. Oh, 1 billion naman kasi nilagay daw sa special education fund. Pero walang paliwanag. Mga kaibigan, oh, meron pang 2.9 billion. Ito ha, 2.9 billion. Aalis na lang sa pwesto, sumandok pa. Ibinayad daw sa mga supplier at contractor. Sipin mo, three weeks bago siya lumayas. Ibig sabihin, talo na siya eh. Tapos na eleksyon eh. Pinakialaman niya pa rin yung pera. Ngayon, hindi alam kung sino yung mga supplier at sino yung mga contractor. Oh, mga kaibigan, dahil hindi sila sumipot doon sa isinet na turnover ng mga dokumento. Alin, ewan ko lang ha, kasi binubusisi na raw ngayon ito. E tingnan natin kung sasampahan ng kaso si Erap dahil ito, pag nasampahan ng plunder to, dapat doon, diretso sa Muntinlupa ito eh. Eh ano lang ito, pardon lang ito eh. Di ba? Ibig sabihin, nilabag mo yung pardon mo. Eh, kung tutuusin mo, dapat matagal nang nakabalik sa Bilibid yan eh. Dapat nasa Muntinlupa na yan eh. Kung tototohanin lang, mga kaibigan, ha, ang batas tungkol sa pardon. Ibig sabihin, pag pardon ka, hindi mo na, ang pinapardon sa'yo, yung sintensya, nandun yun. Hindi lang ipapatupad. Mga kaibigan, at nananatiling ikaw ay kriminal. Oh. Eh ngayon, ano kondisyon? Ha? May kondisyon ng pardon na hindi ka na pwedeng masangkot sa katulad na kaso. Dahil pag nasangkot kang muli sa katulad na kaso, hindi ka na dapat litisin eh. Ang gagawin sa'yo, dadaling ka na sa Muntinlupa para ituloy yung naudlot na pagsisilbi ng sintensya sa'yo para pagsilbihan mo na. Di ba? Oh, mga kaibigan, ganun ho yun eh. Magbabalik tayo pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ810AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 810 AM. Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan. Ito ah. Ano na, di ba, Karyedo, malinis na. Kasi obstruction yung mga yan. Hinarangan nila yung mga karsada, negosyo ni Ma'am La, ni Madam La Arnian. Karyedo. Tagus yung Karyedo, Quiapo, Santa Cruz, tagusan yan eh. Di ba?
Oh, wala na rin doon ngayon. Mga kaibigan, pati yun doon sa may Plaza Santa Cruz eh. Makikita mo, pinakita sa TV, ang linis na eh. Oh, pati sa mga litratong lumalabas sa social media. Ha? Ngayon, may nahuli naman, di ba? Nangungutong. Tuloy pa rin ang pangungulekta sa vendors dyan sa Blooming Street. Eh siyempre, hindi pa nalilinis yung Blooming Street. O, naposasan. E yun, kuha yung listahan na sinisingil nila yung mga vendor. O, ngayon, eto, balita ko sa inyo. Kanina, ba? Akalain ninyo, itong reyna ng illegal terminal, ang lakas ng loob, nagsadya sa opisina ni Mayor Isko Moreno. Pero, hindi siya nakapasok. Hindi siya pinapasok, mga kaibigan. Ha? Eh, gusto siguro, kasi di ba may utos na si Isko Moreno, isara yung kanyang illegal terminal doon sa kuan? Sa Loton? Sa Plaza Loton? Ngayon, nagpunta raw, mga kaibigan. Eh, hindi siya pinapasok. Eh, kahit naman ako si Isko Moreno, ito yung sinasabi natin sa madalas, yung propriety, di ba? Halimbawa, official ka ng gobyerno, eh, alam mong ito eh, walang hiya ito, sindikato ito, ba't ka makikipag-usap dyan? Di ba? Ba't ko kakausapin yan? Eh, alam mo na pa kayo niya sa pagpunta niya ron eh. Gusto niyang arborin yung yung illegal terminal doon sa Loton. So hindi siya nakapasok. Eh siguro ako naman basa ko may direktiba na si Mayor Isko Moreno off limits sa kanyang opisina, dapat ganun eh. Maglagay ng karatula ron off limits ang mga sangkot sa illegal. Ha? Mga sangkot sa illegal, mga influence peddler. Ha? Alam niyo yun, yung influence peddler, yung mahilig dumiga ng mga kwano, ha? Nagpapa-influensya na nagbabayad sa kanya. Di ba? Maghahatag sa kanya. Yan, yung mga influence peddler.